Hello guys, good morning and welcome back to my channel. This is Jomel Andoy, ang madiskarteng farmer. Okay guys, sa video ito gusto ko lang magbigay sa inyo ng tips no, kung kailan ba o anong oras dapat tayo mag-spray ng insecticide sa ating mga halaman. Sa paggamit guys ng kahit anong insecticide, maging maingat tayo dito, lalong-lalo na kapag yung ating mga halaman ay nasa flowering stage. Tulad na lang halimbawa nitong talong na ito. So kapag nasa flowering stage guys ang ating mga halaman, kailangan natin ng mga pollinators tulad ng bee. So kapag tayo ay nag-spray guys early in the morning no, bago mag-9, yan po yung mga oras kung saan ay active pa yung ating mga pollinators tulad ng mga bee na yan, na sila namang nagpo-pollinate ng ating mga flowers na magiging bunga ng ating mga halaman. So advice ko guys no, kapag nag-spray kayo ng kahit anong insecticide, ay gawin ninyo ito 11 AM onward. So that time kasi guys, ang mga pollinators ay medyo paalis na yan dyan sa area at tapos na po sila mag-pollinate ng kahit anong mga flowers. Dahil sa totoo lang guys, ang mga insecticide kasi ay mga broad spectrum yan eh. So pag sinabi nating broad spectrum, it kills even din ang target no. Lahat yan ay kaya nilang patayin, hindi man directly, pero depende sa mode ng action ng ating insecticide na ginagamit, no? Tulad na lang halimbawa, pag ni-spray tayo ng contact insecticide, so pag tinamaan ng piste, mamamatay, no? Mayroon tayong ingested na pag kinain nila yung insecticide na yan, papasok doon sa sikmura nila, mamamatay sila. At mayroon tayong mga systemic insecticide na yung pag ini-spray natin sa halaman, i-absorb ng immune system ng halaman. Once kinagat ng kahit anong piste yung halaman, ay mamamatay sila. But yan po guys ay napaka-delikado no, yung systemic insecticide, dahil syempre pag ang tao ay kumain ng parts ng halaman na yan, ay pupunta yan dun sa katawan ng taong kakain ng halaman na yan. Kung maaari sana guys, gumamit na lang tayo ng mga contact insecticide. Sa mga foliar fertilizer naman guys, mas maganda na gawin natin ang pag-spray early in the morning or late in the afternoon no. So walang problema yan doon guys sa mga pollinators natin kapag foliar fertilizer ang ating i-apply sa ating mga halaman through spray. Bakit natin gawin ito guys early in the morning or late in the afternoon? Ang stomata kasi guys ng halaman ay nagbubukas yan sa panahon, sa oras ng mga yan, yung hindi pa gaano mainit, no? So yan, kapag open ang stomata ng ating halaman, then mag-spray tayo ng kahit anong foliar fertilizer, sigurado talaga na i-absorb ng halaman na yan through leaves doon sa stomata yung ating mga nutrients na ina-apply through foliar fertilization or application. Sa fungicide naman guys, ay mayroon tayong mga fungicide na ina-apply through pwede granulars or liquid application. So anytime guys, pwede kayo mag-apply ng fungicide, no? Pwede kayo mag-apply morning or afternoon, depende sa performance ng halaman kung kailangan natin mag-apply ng fungicide or hindi. But I recommend guys na mas maganda kung gawin ninyo prevention yung fungicide, dahil sa experience ko, mas mahirap i-control or tanggalin yung fungus sa area kapag pumasok na. Mas maganda guys kung once every week ay mag-apply kayo no, ng fungicide. Isa pa sa mga dahilan na aking nakikita at naging experience sa farming guys, kapag nag-spray tayo ng insecticide early in the morning no, or late in the afternoon kung saan active yung mga pollinators, ay mapapansin natin na maraming bulaklak yung ating mga tanim tulad ng mga talong, pero hindi natutuloy ang bulaklak na magiging bunga. Dahil yan guys sa kakulangan ng pollination, no? Hindi walang gaanong nagpo-pollinate ng mga male flowers to female flowers, kaya hindi nabuo ang flowers na magiging bunga. So isa din yan guys sa mga dahilan, although ang nutrition ay isa din yan, but may malaking epekto yan guys sa pagbuo ng bunga, no? Ng bulaklak na magiging bunga ang mga bees na pollinator sa ating farm.